Hello, hello subscriber. It's our day 141 and today is February 19 and it is Sunday. Andito tayo ngayon sa Bukal, Calamba at papunta na tayo sa ating resort doon sa Bongaville Construction. Ngayon binabaybay ko ngayon tong National Road sa may Bukal. At medyo ma-traffic ng konti ang kalsada kasi sigurado Sunday ngayon at siguradong marami tayong makikitang mga nag-o-occupy doon sa mga private resort dito sa Calamba, lalo na doon sa may Pansol. Yan, ito ngayon yung dadaan, tatawid na tayo ngayon ng Riles dito sa may Bukal, sa may Water District. Ayan. Ayan yung Riles. Ito na yung Riles. Ayan yung Riles ngayon. Ayan yung Riles. Ito rin yung Water District dito. Ayan. Tapos doon yung may castle dito sa taas. Yung Bukal Castle dyan. Yeah, malalaman, masasabi na dito na kayo sa may Bukal, sa may Calamba, sa may papuntang Pansol din, kung marami na kayong makikita niya mga salbabida. Yan, sigurado na dito na tayo sa may Bukal niyan. Tapos yung aming resort dito sa South Spring Villas, ang pinaka-landmark lang dito, ito yung tulay dito, Bukal Bridge. Pag dinaretso kasi yan, ano yan eh, papunta na ng Pansol sa Los Baños. So dito sa amin, sa South Spring Villas, ito yung landmark dyan, ito yung bridge dito na maliit lang, yan yung bridge na yan. Ayan, pag nakita nyo na yung bridge na yan, yan, kakaliwalan tayo dito. Ayan, may dumadaan din kasi yung bus dito eh. Ayan, sign lang tayo ng kaliwa para pagbigyan nila tayo. Tapos ito na yung South Spring Villas. Yeah, may tatawidan tayo yung Riles. Kasi may dumadaan din trend dito ngayon. Ayan, ito yung Riles. Ayan. At ito, pakaliwala tayo dito sa may entrance ng aming subdivision na South Spring Villas. Ayan. Medyo maulan ngayon, wala kasi ng umaga. So kanina dumaan kami dito sa site, nagdala kami ng mga binili naming mga waterproofing para sa building. So yung mga tao kung dumagawa lang doon sa may baba lang halos. Eh ngayon medyo ewan ko lang kung nakakalabas na sila. So dito makikita natin. Dito na tayo. Oops, may pasalubong tayo sa tricycle. Ayan, ang dami namang sasakyan dito. So talagang siguradong maraming nagre-rent ng mga resort. Ayan, ang ibang resort dito. Ayan, ayan, punong-puno. Ayan, may kasalubong tayo. Pero ang daming sasakyan. Ayan, polibok na naman ng aming subdivision. Ayan, tapos ito sa unahan lang yung ating resort, yung Bongaville. Ayan, sakto may parking kasi madalas occupied to space ito. Ayan, nakapag-park na tayo. So baba na ako ng sasakyan. Ayan. Nako, maingay na yung kalsada ngayon. Ayan, nandito na tayo. Mapagpag na tayo. Ayan, yung mga dami dito sasakyan ngayon dito sa harap. So dito na tayo, next natin dito sa Bongaville. Ayan, update tayo.
Yan, may pasahon sila. Ayan, so ito, nagtitik-tik si Tatang. Kinukonta ka ni architect ngayon. Oo, kakabihin may sasabihin niya ta sa'yo. Ayan, sige. So ito na, medyo na ano na tayo. Ayan, ayan, ayan. So dito, pinapatuyo lang na konti ha, para matuloy yung ating plastering. Pero medyo okay na. Ating tiny house, medyo malinis na. Tapos ngayon, tinitira na nila itong CR. Ayan, usap natin konti. Ito, nagpapalitada na sila dito. O yan, magpalitan pala kayo? Hindi, ako man talaga. Ah, nagpo-practice lang yon. Oo nga pala yun. Ayan, nasa loob na siya ng CR pa plastering. Ayan, bawal lumutok dito. Kulog na kulog. Ayan, ang problema ko pala dito sa CR namin, sa tiny house, hindi ko pa alam kung saan ako magbubutas ng para sa exhaust. Kasi tatama dito sa may labas dito sa ano, dito sa event, ayan o. Oh. May harang dito. So inisip ko baka dito ko padaanin. Pag ganun, o bahala na. Ayoko naman ng walang exhaust ng CR. Para ka nakukulop sa CR, ang hirap din. Ayan, sa isa sa problema ko ngayon yan. Ayan. Naghuhukay pa rin sila ngayon. Pero hindi ako makadaan dyan. So, dito tayo. Sa tinititikan niya, no? Tatang. Ito yung mga buhangin natin. Ito na yung ating Pozo Negro. Malalim na. So, ang lalim yata dito, kailangan lagpas tao. Kaya rin lagpas tao dapat yan, oh. Ang lalim? 180. Lagpas tao ba yon? Hindi naman, sir. Lagpas tao yung 180. Mga taas ni Kuya Tatay, no? Lagpas, sir. Ah, lagpas pa daw. Oh, so, hindi pa siya lumalampas. Oo nga. So, malalim itong ating Pozo Negro. Ah. Oo, makuha kami dito. Ito, nagkaano ka na? Nagkakalas? Oo, oh, yan. Nagkaano disassemble na siya. Disassemble na siya ng mga formworks para ma-recycle namin. Magamit ako sa hotdog. Oo, kasi medyo pwede na talaga yan, ano? Pwede na po. O kasi sa loob, nakita na ako may mushroom na, eh, no? Mushroom, ito bubo ng mushroom. Ayan. Kumikita kabuhayan niyo. Oo, pwede na ipinda yan. Pwede pala sa Coco Lumber yun, no? Maganda kung sa katawan yung saging. Yung alin yung? Ay, oo, yung saging, no? Ito kasi natin, hindi ko alam kung nakakain itong tumubo dito, eh. Baka lason, no? May mga lason pa naman. Oh, ito, baka gumuhuto dahil mabigat ako. Tabas mo na ako sandali. O dahil lang bigat ko alanganin, silipin natin dito sa may anato. O yan o, nagpapa... Ano ba tawag dito? Sinisip-sip nila yung tubig para mapuno. Ayan, ganyan yan talaga. Walang ibang option dyan. Sip-sipin talaga or bubuhusan sa kabilang dulo. Ayan, graffiti na lang siya. Ito nabasa yung ating mga tambak ko. Pero buti naman hindi malakas yung ulan dito. Pero nakita ko naman sa weather tomorrow, medyo cloudy lang. Ngayon lang may slight rain. Ayan. Wala ngayon yung ating mga pool contractor, yung mga tao dito. Kasi day off nila ngayon, Sunday ngayon. Walang tao. Saka ito, hindi pa kami nakakapag-plastering dito.
So dito naman na kami. Ayan, so hindi pa ako pwede tumambay-tambay dyan. Pero kahit wala yung sapo, tignan natin ngayon kung ano yung naiwanan nila. Dahil umulan, siguro baka may possible may tubig dyan. Tignan natin, nagatubig ba? O yan, may mga tubig nga, oo. Hindi pa kasi siya talaga nakalibel dun sa may butas. Natakip pa yung butas natin. Ay, patudulas. Madudulas pa tayo. Maputik pa pala dito. Dito hindi pa sila nakapaglagay ng ano, block sa lapa. Napormahan pa lang nila, kaabang lang yung mga hollow blocks eh. Kaya may mga tubig tayo. Naku, ang waterproofing pa naman kausap ko kanina, yung dish supplier doon, na kailangan tuyo yung ating ano, ang concrete bago pahiran ng waterproofing. Hindi pwedeng pahiran yung medyo basa or basa talaga siya. Kailangan dry na dry, so baka mag-apply pa kami niya mga Wednesday pa para matiyo ng gusto. Kasi oh, nalubog sa tubig talaga siya. Pero maganda rin naman yung nabasa na konti ngayon kasi kabubuhos lang yan para at least hindi nagbibitak. Bumaba na naman ang level si Kuya Badu, nandito na siya sa baba. Pero bukas siya magbagaan na naman niya, magpo-coating siya doon. Ay Badu, hi mo naman si Mami. O, oh, ibasin mo si Mami. Hi Mami. Hello, Mami. O, yan. Birthday. O, oh, malapit na 25. Birthday niya. Birthday 25, malapit na pit na. Oo. Oh, oh. Ayan. Kaya umuulan eh. May kumakanta dito oh. Ayan, na-plastering na dito. Nasa plastering na tayo dito. Kahapon napansin ni architect na parang di daw nabasa itong side na to. Itong side na to, nakita niyo sa vlog ko, di daw nabasa. Sabi niya yung architect. Yung lingding. Nakita niya sa vlog to yung tuyo yung kahapon. Ay, binabasa niya yun siya pagka pinapalit. Hindi, naku, kinukunan ko ng palita. Nagpa-plaster yun yung una. So yung tuyo yung pader. Binasa rin siya. Balakas tayo tayo umalaw. Natumipsep? Bakit tumalaw ba ito? Basa yan. Ito yan, basa-basa yan o. Oo, kaya magtuyo niya. Pero ito dito kahapon nakita niya tuyo-tuyo talaga. Kaya pinatawagan ako ni architect kahapon na ka, ano, sabihin ko daw nabasain. Oo. Yan mag ano, may halong kending. May kending-kending yan ha. Yeah.
Tapos si naman nasa dito. Ito yung mga pinagbibili namin kanina ng mga waterproofing para sa building. Yan, baka naman build right. Puro build right ang ating product. Kasi nga naka ito yung ano ni Sir Vin, tested daw niya. Ito nagpapastering na sa poste. Perfect na perfect yung kanto niya, no? Nakakahiwa ba yan kayo sa zone? Matalas na ba? Matalas na matalas ba? Oh, ganda ng kanto niya, no? Para mag-steam coat na rin. Ay, may nakalimutan pala akong pabili. Yung grinder daw sa ano. Kay Jerry, yes. Nabili din ni architect na i-grind natin yung mga dingding. Nabakita kanina sa'yo, hindi? Yung mga lalagyan ng waterproofing na mga kagigilid. Kasi nabanggit ko, lakas kumain ng ano, nung dingding. So sabi niya, bilid daw ako ng parang lihan na grinder, kakabit sa ano, para i-grind ng konti. Medyo papakinisin lang ng konti, bago pahitan nito. Nakalimutan namin bumili. Habol ko na lang bukas siguro yon. Isa hara din. Oo nga pala, no? Tapos sa sunod tipla, wala na? O sige, tatry ko tumakbo ngayon. O bukas, okay na bukas. Saka yung spatula. Pero yung Sahara, kailangan ngayon o pwede pa bukas na umaga na lang? O sige. Saka yung grinder, yung nga sabi ni architect, eh, grind na lang daw natin ng konti. Oo, pero slight lang. Kasi ano, para lang hindi kumain daw ito masyado. Lakas kumain eh. Sumisip-sip siya. Saka ang daming butas-butas na ano, pores. Yung mga ano lang naman, yung may mga gilid-gilid lang. Yung pang-water, lalagyan ng waterproofing. Hindi, yung parang ito, yan. Mm-mm. Ibig sabihin yung grid lang ng builder yung mga paglalagyan. Tapos ito lalagyan mo ito, sir, ng ano? Sa baba? Oo. Sama to. Actually, hindi ko nasama sa dami yun. Pero sige, try natin. Una natin sa taas, pababa, no? Oo, kasi part dito ng ano yun, no? Tatlo lang nabili, apat yung nabili ko, ewan ko magkakasya. Magkakasya na lang natin. Hindi ko nasama sa bilang, kanina. Ayan. At magastos ang ating waterproofing. Ito, nagtatansin na si Ria. Ang kapal pala ng pinaplastering ngayon. Ayan yung tansi, oh. Sibisi, makapal siya. Tapos naka-align din siya dito sa kabilang poste. Ayan, naka-align siya, naka-level siya dyan. Para banta yung plastering ng poste. Pati ba yung biga nito, sir? Pati na natin? O may kesame? Actually, pinag-iisipan ko yung kesame. So, pero may binili si architect na ano eh. Para sa mga ganyan. Ang dami, pang barangsilya yata yun. Yung pang waterproof, ano? Pang sealed ng mga may butas. May binili siya dyan yung... Ano ba yun? Ito yata yun. Oo, yan yata. Flexi-crate. Nagamit mo na rin yan. Para daw sa mga ano, may mga butas-butas. Oo. May gawa doon sa taas? Lasat, sumilog na siya. Oh, lasat, wala sa taas ngayon, no? O, hindi na ako akit doon. O, sa CR lang yung gawa natin dito, saka dito sa ano. Oo nga. So, yan lang muna yung update natin dito sa, ano, Bongaville Resort. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, beka naman, pakiclick na rin ang ating bell icon para update kayo sa aming channel dito sa Bong and Jeff. Lalo na dito sa construction ng Bongaville Resort. Kami dito na lang. Bye-bye! Why?
Thank you.